Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kaninuman. Liban sa sagutin ninyo'y mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kaninuman. Kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Huwag po tayong magkaroon ng utang kaninuman. Maliban sa utang na magmahalan tayo. Ang pagmamahal ay isang obligasyon. Marami ay nabibigla sa pangungusap na ito. Sabi ng marami, hindi. Ang pag-ibig ay hindi obligasyon. Hindi inuutusan ang pag-ibig. Ito'y dapat kusang ginagawa. Pero alalahanin po natin ang sinabi ni Jesus na ang pinakamahalaga at pinakaimportanteng utos ay mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat. At mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sinabi pa ni Jesus na mahalin mo ang iyong kaaway. Ang utos sa atin ay umibig. Kung ito ay utos sa atin, may obligasyon tayong sundin ito. Kasi utos ito. Kaya may utos sa atin na magmahal. Kung hindi natin ito gagawin, may pagkukulang tayo at tayo ang mapapasama kung hindi tayo magmahal. Hindi ba? Hindi tayo napapatahimik kung hindi natin minamahal ang ating nanay? Kung napapabayaan natin ang ating anak? Kung gumagawa tayo ng masama o sinungaling sa iba? Isang sagutin ang pagmamahal. Kapag ginawa natin ang saguting ito, ang obligasyong ito, tayo mismo ang napapapabuti. Nagiging maluwag ang loob natin at sumasaya tayo kapag tayo ay nagmamahal. Hindi lang obligasyon ang magmahal. Ang pag-ibig ang katuparan ng lahat ng mga batas. Ng 10 utos ng Diyos. Love is the fulfillment of the law. Ang lahat ng batas ay natutupad natin kung tayo ay nagmamahal. Kung nagmamahal tayo, hindi tayo mandaraya. Hindi tayo magnanakaw kung nagmamahal tayo. Kaya hindi natin matanggap na umayos ang buhay natin dahil nadaya natin ang iba. Hindi tayo nangangalunya kung nagmamahal tayo kasi hindi natin pinagsasamantala ng iba sa pangalan ng pag-ibig. Kaya kung tayo ay nagmamahal, tinutupad natin ang lahat ng mga batas. Hindi natin ito sinusuway. Maaari din natin itong tingnan sa kabilang anggulo. Ang mga batas ay mga paraan upang umibig.
kapag tinutupad natin ang mga batas, lalong-lalo ang 10 utos, umiibig tayo. Hindi tayo pumapatay kasi umiibig tayo. Hindi tayo magiging mapagmahal kung pumapatay tayo. Hindi talaga natin mahal ang ating anak kung hinihikayat natin siyang magpalaglag o pumatay ng kanyang sariling anak. Hindi totoong nagmamahal tayo kung tayo ay nangangalunya o gumagawa ng mahalay. Hindi natin minamahal ang hinahalay natin. Pinagsasamantala natin siya. Kaya ang mga 10 utos ng Diyos ay mga paraan kung paano tayo tunay na magmahal. O Diyos, gusto kong mahalin kang tunay. Tulungan mo kong masundan ang kagustuhan mo. Tupdin ang mga utos mo upang maging tunay ang pag-ibig ko sa iyo. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.